Siyam ang patay habang 65 ang sugatan sa pagtama ng malakas na hangin sa isang campaign rally sa Mexico. At fine dining sa Kalawakan, nakatakdang magkaroon sa 2025. Si Joyce Salamatin sa sentro ng balita. Siyam ang patay habang 63 naman ang sugatan matapos bayuhin ng malakas na hangin ang stage ng isang campaign sa Nuevo Leon sa Mexico. Kabilang sa mga namatay ang isang bata. Nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng campaign rally ang presidential candidate na si George Alvarez Mines. Nilipad at nawasak ng malakas na hangin ang giant screen at metal structure sa venue. Nagpaabot naman ng pakikiramay si Mexican President Andres Manuel López Obrador sa pamilya ng mga biktima. Isasagawa ang presidential elections sa Mexico sa darating na June 2. Dumating na sa Estados Unidos si Kenyan President William Ruto bilang bahagi ng kanyang 3 araw na state visit. Siya ay mainit na sinalubong ni US President Joe Biden nang ito ay dumating sa White House. Isa sa mga agenda ng state visit ay ang pagtatalaga ni Biden sa Kenya bilang isang major non-NATO ally bilang paghahanda sa pagpapadala ng puwersa nito sa Haiti na bahagi ng ginagawa ng United Nations na tugunan ang lumalalang krisis doon. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang African leader sa Amerika matapos ang halos 16 na taon. Nakatakdang magkaroon ng fine dining sa Kalawakan sa susunod na taon sa tulong ng Danish Michelin-starred chef na si Ramos Monk at ng Florida-based startup na Space Perspective. Ayon kay Monk, inspirasyon ng kanyang menu ang impact ng space innovation sa nakalipas na 60 taon. Plano rin niyang maglagay ng glow-in-dark stars na gawa sa aerogel at jellyfish protein. Aabot sa $495,000 ang ticket para maranasan ang makakain ng fine dining sa Kalawakan. Sa ngayon ay 6 na guests ang nakatakdang sumakay sa spaceship na Neptune patungo sa stratosphere ng ating planeta. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.